Okay, so next lesson. Ito ano na po ito, combination na lahat ng narinig natin. And lahat ng speaker na this morning, pati mga ads, teaser, right? So next lesson na natutunan natin ngayon, IMG convention. Ito, alright? Ganito. Sa buhay natin na to, meron dalawang economy. Okay? Una, hi, Gilibers. Good morning sa ating lahat. And of course, dahil IMG member tayo, so we're watching ngayon sa bahay tayo ng IMG Convention sa inyo. Ayan. So, ongoing live po yan. Katatapos lang ng intro kanina ng The Big Three. Then, Sir Rex Mendoza was the first speaker. So, abang nakikinig tayo ng testimony or inspiring words from IMG members na nabago ng buhay nila, nagkaroon sila ng semi-passive income, nagkaroon ng financial education, and now they're helping their families and they're helping their friends, right? So, ayoko ma-miss yung iba pang content, pero ayoko din namang mawala ito sa isipan ko. Kaya gusto ko na sa inyo sabihin, share na natin. Share ko na po ang mga natutunan natin, my take kanina sa Sir Rex, okay? So, unang-una, sa even during pandemic po, mga delivers, may mga negosyo na nakakaangat na, may mga negosyo na nakakabangon na, o may mga negosyo na nakabangon na. Ang ibig lang po sabihin po, iba-iba tayo ng pacing, iba-iba ng rate, bilis, speed, paraan ng pagbangon. Kasi iba-iba nga po tayo ng nature ng negosyo. Kaya kung ikaw ngayon, iisip mo na, eto palang dok nangyayari sa negosyo ko, wala pa ding masyadong pagbabago, or hanggang ngayon nagpa-planning pa rin kami, or meron ako kami income pero 10% pa lang ang target namin, 20-30% pa lang ang target namin. So, yung situation mo ngayon, you're not alone. And sa nangyayari ngayon na pag-ulit ng ating or tuloy-tuloy ang pandemic, huwag tayo mawala ng pag-asa. Okay? May kanya-kanyang panahon sa pagbangon. Pero wag mo na mangayaan na maiwan ka. Okay? So, the good news is, sa lahat na ito, good news, sa lahat sa atin na nagbabalak na magkaroon ng negosyo, okay? So, isa sa mga hindi naapektuhan talaga, according to Sir Rex, ako din, according to my experience, is IMG. Okay? So, discuss natin detalye yan later. Alright? Balik tayo sa convention. Let's go? Let's go! Abang nagkakapi tayo. So, I'm enjoying it. The live plus my coffee. Let's go. Okay, so Gilibers, tuloy natin ha. Ano pa rin tayo sa IMG convention? Break yan po siya. Lunch break. Pero gusto na nating idiretso ng ating mga learnings sa IMG convention. Sayang kasi gusto na siyang ma-share agad. Dahil bukas, iba na naman yung matututunan natin. May panibago na naman tayong learning. So I need to unload. Kasi matatambak-tambak po ang ating katalinuan ang ating knowledge. Kaya kailangan ma-share na natin agad. So, ito po ang isa sa mga sharing kanina. Okay, ito. Yan. Huwag sayangin yung crisis ngayon. Sa lahat ng mga IMG members or gusto mong sumali sa amin, sa team namin, or ako, sa personal team ko, IMG Rockstar. So, if you really want to join us, huwag natin sayangin ang crisis na to. Ang crisis na nararanasan po natin ngayon, napakagandang opportunity para ipasok, i-share sa mga taong advocacy natin. Because our advocacy po is financial literacy. So mula last year, March 15, natatandaan nyo, nagsimula na yung financial crisis sa lahat, sa maraming tao. Hindi naman sa lahat, pero most of us naramdaman na wala ng income, na wala ng nagsarang negosyo, humina ang mga pinagkakakitaan. Affected tayo lahat, di ba? So, doon tayo nagsimulang mangako sa sarili natin. Sinabi natin sa sarili natin, mula sa araw na to, hindi na ako maghihirap. Kailangan matutunan ko paano ati-hatiin ang pera ko, paano mag-budget, magbayad ng utang, ang magkaroon ng source of income. So, saktong-sakto ang mga pangako ng mga tao sa mission advocacy ng IMG. Okay? So, samantalay na natin. And second, bakit
hindi mo dapat sayangin to, tong time na to, nung crisis na to. Di ba, balik na naman tayo, parang may mga place na lockdown na uli, may mga lugar na hindi na naman pwedeng mapuntahan, hindi naman tayo pwedeng umalis. Kagaya ito sa barangay namin, may day na lockdown to, may araw lang. Hindi ka maka, hindi pwedeng magpunta dito iba-iba yung tao. Isang araw lang naman. But anyway, so, ganito po. So, yung mga tao ngayon nasa bahay, hindi masyado mo nang naglilikot, hindi mo na masyadong lumalabas. So, it's our chance now na bilang IMG members or future IMG members na kausapin yung tao online. So, tipid na tayo sa time, tipid na tayo sa other expenses, tipid na tayo sa effort, di ba? So, yan lang, mag-zoom lang siya, di ba? Tatawagan mo lang, may message mo lang. Misan nga, mag-send ka na lang ng link sa dami ng mga link natin na nasa social media platforms, di ba? So, ay eto na yung chance para yung tao makausap talaga natin. So, this crisis is really an advantage sa lahat ng mga gustong mag-share ng financial literacy, financial education, like IMG. Okay? So, hindi natin sinasabi na buti na lang may crisis tayo. Hindi, meron pa rin siyang advantage na dala sa ating lahat. Alright? So, that's my second. Kaya, join ka na sa IMG. Okay? IMG Rockstar. PM mo lang ako sa aking personal FB na dyan po siya. Alright? Okay, and third, eto, habang nagkakape tayo, break po ngayon, lunch break. Alright? Ang sabi kanina yung teaser video po yun eh, hindi pa yung actual na IMG convention. So sabi ni, hindi ko po alam kung sino sa The Big Three ang nagsabi nito. Asa na po yun? Ang sabi po ay, ito. Dali lang po, deliver sa. Para ako naka-live eh. Let's see. Ito, okay. Ang sabi po, this is the exact word. Mobilize your generals. Mobilize your generals. Alam nyo, nung hindi pa ito na ipapaliwanag talaga, baka mamaya sa convention itself. Pero alam ko na kasi narinig ko to saktong-sakto as it was stated to me by Sir Harold Makapagal, our business partner. When we were starting Rockstar Holding Corporation, pinag-usapan namin ang mga generals na suportahan ang mga generals. So, dito naman, sabi sa IMG, mobilize your generals, di ba? Sino ba yung mga generals? Yung mga generals, eto yung may power, may capacity, may position na in your behalf, gumawa ng mission nyo. Na on your behalf, sila yung maikipag-usap sa tao. On your behalf, sila yung mag-explain. So, like in IMG, may mga generals tayo eh. Why not mobilize them? Sa mga members ng mga IMG na, kung member ka na ng IMG, di ba may mga members tayo na active, tawag ko nga dyan, kundi man rockstar, superstar, you mobilize them. Or may nakikita ka na, eto, ang laki ng potential niya, ang lawak ng network niya, ang dami niyang office mate, ang laki ng social media platform niya, mobilize. Gamitin mo siya to expand your business, IMG business. Or meron kang member nakita mo na eto, sobrang masipag. So, gawin mo siyang general. Okay? So, not only here in IMG. Punta tayo doon sa mga hindi pa members ng IMG pero may business. May mga generals ka rin. Use your generals. Mobilize them. Someone who has an extraordinary skill. Someone who has a good communication skill, who has a writing skill. Mobilize your generals. Alam nyo ngayon, sa Rockstar Holding Corporation, meron po kami executive manager. So, pinaka-general namin yon, I mobilize her. So, lahat talaga yung decision, sabi ko, I'm taking advantage of her talents, of her skills. Mobilize na mobilize siya. And even may production manager, architect. Hello, architect. So, sobrang magagaling yan eh. These are my generals. And even yung aking head ng editor, general ko din yan. So actually, lahat sila nakikita ko na in the near future, magiging talagang super empowered general siya eh. So find your one. Sino yung general mo dyan sa negosyo mo? Sino yung general mo dyan sa IMG team? Mobilize them. Right? Okay. Alright, so tuloy tayo ah, mga G-Libers. So, last break pa naman. Gusto ko na talagang tapusin to eh. Ang ganda rin kasi nang narinig natin kanina that in life daw, there are two types of pains. Yung mga sakit, hirap, alright?
So, eto. So, una, the pain of discipline. Di ba yung ang hirap ng disiplina ng sarili? Ang hirap magising na maaga, di ba? Sino po sa atin ang nahirapang mag-adjust? Ang hirap magpakasipag. Ang hirap mag-extend ng time to work. Ang hirap magbenta ng isa pa. Ang hirap pigilan ng sarili na gumastos. Discipline of yourself. Ang pag sinabi mo kasing discipline, this is controlling yourself to not to do the things that will just harm you, your personal life, your career, and your business. And also, discipline is doing something more. Diba? Napakahirap po niyan. Pero kailangan natin siyang gawin. We need to discipline ourselves. Kailangan disiplinahin po natin ang sarili natin. So, ngayon pa lang, ilista mo na ngayon, while you are watching sa video natin, ano yung mga bagay na dapat hindi mo na ginagawa at dapat mong ginagawa. Masakit, may kapalit, mahirap, di ba? So, limawa, sa mga kaibigan natin, mga OFW empleyado sa gabi, mga boys, di ba? Mahirap disiplina yung sarili na wag nang mag-shot, wag nang minom, wag manigarilyo, wag nang magpunta sa ganitong lugar, wag nang gawin mga bagay na yan. Mahirap gawin, but you have to do that because that's discipline. Alright? Kasi pag hindi mo po yan ginawa, this first pain will lead you to the second pain. That is the pain of regret. Yung magsisisi ka na, sana hindi ko na ginawa to. Sana hindi na ako nagpunta sa ganitong klase ng relationship. Or sana yung dapat na ginawa mo, hindi mo na ginawa, sinimulan ko na to. Dapat sinimulan ko na si IMG. Kagabi, I was talking to one of my IMG members. Sabi niya, kasi ngayon nagkakaroon na po siya ng commission. Sabi niya sa akin, Doc, sayang no, sana nun pa ako nakinig sa'yo. Sana nun pa, 1 year ago, ginawa ko na si IMG. Sana ngayon, marami na akong commissions, di ba? So, ganun talaga, we regret. Ako din naman, I have regrets sa IMG. May regret din ako kasi nun pa ako ini-invite, okay, nagpunta naman ako, nagpalipas muna ako ng few months. And then, after ko naman maging member, I was not so serious about it for more than a year, hindi ko talaga siya sineryoso. Ngayon lang pandemic. So, I regret na sayang sana mas marami tayong naabot, diba? And financially naman, sana mas marami pa nabigay ng commission. So, yun yung mga regrets natin. So, sa buhay natin, there are 2 types of pain. Okay? So, you can actually avoid these 2 types of pain. Okay? So, you have to endure the first pain. The pain of discipline. So that you will not experience the pain of regret. Alright? Let's go! Okay, so next lesson. Ito ano na po ito ha? Combination na lahat ng narinig natin. And lahat ng speaker na this morning, pati mga ads, teaser, right? So next lesson na natutunan natin ngayon, IMG Convention. Ito, alright? Ganito. Sa buhay natin na to, meron 2 economy. Okay? Una, your personal economy. And other people's economy and even government economy. Okay? And this is the reality. Others people economy, economy ng kaibigan mo, family mo, and even government economy, we can't control that. Hindi natin makokontrol yan. Hindi mo kayang baguhin ang economy ng Pilipinas. Hindi mo kayang baguhin ang economy ng best friend mo. Hindi mo kayang baguhin ang economy ng company mo. And even the people outside your circle, you cannot control their economy. But here is the thing. The good news, you can control your personal economy. Ikaw, personal mo economy, may control ka. How much money you want to acquire? You know, nakaya mo pala. Nakaya mo mag-acquire. Kung gusto mo ng millions, you can have millions. Eto, ba't wala akong million? Kasi hindi mo naman siya dini-desire eh. Sabi nga kahapon or the other day, may webinar kami with Ma'am Rosie Wu. Sabi ni Ma'am Rosie Wu, how much money do you have not on your wallet but on your mind? Magkano ang naglalarong pera sa isipan mo? Yan ang magkakaroon ka. Di ba kaya minsan 500, 1,000, 2,000, hanggang 10,000 lang ang pera mo sa wallet? Kasi yan lang pinaglalaro mo sa isipan mo eh. Pero kung ang pinaglalaro mo sa isipan mo, hundreds, thousands, millions, kaya mo magkaroon yan. I've been talking to different business owners pag nagko-coach po ako. Last Friday lang, I was talking to multi-millionaire lady. Ang dami, mayaman po siya. Kasi yun yung naglalaro sa isipan niya. Ganun karami ang perang makukuha mo. So in other words, you can control how much money you want to have. And you can also control
kung paano yung perang palalabasin mo, gagastusin mo. So, meron kang control sa personal economy mo, sa sarili mong pananalapi. And that's the good news. So, ngayon, anong implication yan? Ang implication yan, mangarap ka ng sarili mong economy. Mag-build ka ng sarili mong economy. There's no limit. Even sky's not the limit for your money. For our money. Alam nyo ngayon, sabi ko nga, meron kami Rockstar Holding Corporation, diba? Sabi ko sa team ko, nagpo-project kami ng income, nagugulat sila, kaya pala yan, Doc. Kaya natin gawin yan. lahat ng kaya, abutin ang isipan mo, it can be possible. Okay? Sky is not even the limit. Alright? So, establish your own economy, kapatid. Your personal economy, ikaw yung may hawak niyan. Kaya mong palaguin, kaya mong palakihin ang perang meron ka. Alright? Alright, so, Giddyverse, so, yan yung mga lessons na inilahad sa atin ng IMG Summit. Inilahad o ulit. So, Giddyverse, so, yan yung mga lessons na natutunan natin sa IMG Summit na inatinan natin. So, maraming salamat, of course, at the Big Three, sa mga guests natin, Sir Rex and others. And, of course, sa team natin na umatin, maraming salamat sa inyo. Okay, so, yan yung mga lessons sa buhay natin, sa business, na pwede nating embrace at i-apply natin agad-agad sa buhay natin. Di ba sabi nga niya isa sa my speakers, yung itong summit mahalaga, pero mas mahalaga yung what are you going to do next after the summit. So parang ganito lang din yan. What are you going to do next after watching this? Right? And pero bago ko ito tapusin, meron akong dalawang good news na gusto ibigay sa inyo. Okay? Na matutulong ng IMG nasagutin ang dalawang basic na pangailangan natin everyday. Alam nyo, sa buhay natin ngayon, napakalaki ng uncertainties, napakadaming hindi natin alam kung what will happen. And in the middle, may mga needs tayo. Right? At yung mga needs na yan, good news, kaya sagutin na IMG. Unang need natin, di ba ngayon para tayong para tayong napaparanoid, di ba? Pag meron din tayong disipo na mo, diba? Gusto natin ma-check agad. Gusto natin ma-check up agad tayo. Gusto natin mapunta agad tayo sa hospital. Gusto natin ma-test lahat ng gusto natin ipatest, di ba? So, yun yung isa sa pangailangan natin. And this is the good news. Kaya ibigay ng IMG ang short-term health insurance mo. Alright? This 2021. Okay? So, Doc, anong gagawin para magkaroon ako ng health insurance ngayong 2021? I-PM mo ko. Okay? Ipapaliwanag ng team ko kung paano itong basic need na kailangan mo kayang ibigay ng IMG. Okay? Second need na kailangan natin ngayon, eto ha, bukod kung ikaw may trabaho ngayon o may maliit na negosyo, meron kang income, di ba? Or OFW ka, meron kang income. O kung empleyado ka dito sa Pilipinas, meron kang income. Pero alam nyo ba, on top of what you are earning every 15th, 30th of the month, kailangan mo ng weekly income. At yung weekly income na yan, kaya-kaya din ibigay ng IMG. Alright? So, ito pa, sasabihin ko pa sa inyo, ito yung napakaganda. Di ba, ngayon, napakalaga ng GCash sa atin. Alam nyo ba, may counterpart ang GCash. Ayan ang Neura Cash ng IMG. Alright? So, sa Neura Cash, yung pakita namin sa screen, sir, yung Neura Cash, so, dyan kaya mo i-transfer sa bank account mo. Alam nyo, matagal ko na gusto sabihin ito, kaya hindi ko muna siya binlog, kasi gusto ko muna siya ma-experience. Gusto ko muna makita, maranasan, na mula dun sa portal ko, nakikita ko yung pera ko, commission ko, weekly, nakikita ko sa Neura Cash ko. Alright? Papunta sa personal bank account ko. Hinihintay ko muna talaga na ma-experience ko. And for the last, siguro mga two weeks, pinapais ko sa assistant ko, we were able to transfer this amount sa aking account. And it's totoo po siya. Alright? So, natatransfer na from Neura Cash to my bank account. Pwede mo rin pambayad ng others na gusto mong ibayad, sa gusto mong mag-invest sa mutual fund, gusto mong bayaran yung Kaiser mo. So, yan, pwede yan sa Neura Cash. So, ibig sabihin, kailangan mo ng weekly income, okay? Na pwede mo na siyang i-withdraw anytime. Kaya din i-provide ng IMG, okay? So, paano ba nagpo-function ng Neura Cash? Merong mga iwalay na mga videos. So, attend lang kayo sa amin, okay? So, pero mahalaga, sinasabi ko po, yung weekly income mo, tsaka health insurance mo, kaya namin ibigay ngayon 2021, okay? So, PM ka lang sa akin. Alright, so mga GDPers, sana tong vlog na to malaking may tulong sa atin.
ING talaga eh. Sabi ko nga kay Sir Mark, kay Architect, asa kay Ma'am Kat, kung meron mang isang bagay na gusto kong ipamana sa kanila, that they will be thankful to me, sabihin nila, Doc, maraming salamat, that is joining ING, okay? So, kung gusto mong mag-join, PM ka na. Ngayon na, okay? Take action, alright? Okay, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, eh? Let's go, let's go.